ka masaya? Ay, Diyos ko, nakita ko. Ikaw, ba't ka masaya? Oh, syempre naman. At bakit ako masaya? Kinikilig? Isa lang ang dahilan. Yes! Lahat po kami ay kinikilig sa trailer ng Hello, Love Again! Nag-o-order ng ano eh, nag-o-order ng coffee sa pagkagwapong-gwapong si Alden Richards. Biglang sabi niya, Marie. Marami na pong naglalabasan sa social media, maging sa mga pahayagan na pinaghahandaan daw po ni Chris Aquino ang eleksyon dito sa Pilipinas. Kaya kailangan niyang umuwi talaga ng September. Pinakamamahal namin siya, chika. Kumusta na po kayo? Maraming salamat. Magbabanlaw na naman po tayo ng stress, ng tension. Tanggalin ang lungkot. Heto't magkwentuhan muna tayo. Tama, Romel, chika? Tama. Magpapalamig po tayo sa ating mga issue ngayon. At syempre, ano naman kaya masasabi? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Sumbigat, ano man ang ginagawa nyo? Nako, dito lang po kayo tumutok sa amin tatlo dahil bibigyan namin kayo ng mga showbiz intriga, showbiz balita at syempre ang aming mga opinion. Ayun. Ayan. Nako, eto na naman po. Bakit po kami masaya? Ba't kami parang kinikilig? Diba? Siyempre. Mamaya nyo po yan. Kala mo, Jetta. Bakit kami masaya? Bakit po kami parang kinikilig? Malalaman nyo po ang kwento sa kabuuan ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Now! Eto ang tanong. Ba't ka masaya? Diyos ko, nakita ko. Ikaw, ba't ka masaya? Oh, syempre naman. At bakit ako masaya? Isa lang ang dahilan. Yes! Lahat po kami ay kinikilig sa trailer ng Hello, Love Again! May tanong ako. Ano yun? Ba't biglang si Joy naging Marie? One hot Americano, tall. One hot Americano for Joy. For Marie. Joy! Marie. Joy is gone. Ito na nga, ako din. Nagulat nga ako dahil, siyempre. Nag-o-order ng ano eh, nag-o-order ng coffee sa pagkagwapong-gwapong si Alden Richards. Biglang sabi niya, Marie. Ba't kaya? At saka sabi pa ni Joros, di ba? Oy, Joy! No, Marie. Alam mo, magaling talaga kayo, ha? Star Cinema at GMA Films. Na-catch nyo kagad ang audience. Yun talaga ang unang mapapansin. Bakit, Marie? Ganun agad. Pag-isip nyo agad ang publikong manonood. Kaya naman, nako, sigurado na ito. Maninira na naman, mangwawasak na naman ang takilya. Ay, itong tama. Hello, Love Again. Ako sa November 13. Ay, nako. Ayan. Ko talaga yan. At eto, sige, tila-tila rin natin. Maligaya ngayon si Alden Richards. Alam ko, sinabi niya sa akin na maligaya siya. Masaya, maligaya. Dahil kung hindi siya maligaya, susuko na siya sa tindi ng kanyang trabaho na ginagawa. Isipin niyo po, meron siyang pulang araw. Mm-hmm. Meron pang mga TVC, mga endorsement. Tapos pagdating po niya sa Canada para sa Hello Love Again, binaklas pa po siya ng makalawa para sa show naman ng Sparkle. Oh. Tapos pagbalik na naman ng Canada, trabaho na naman. Kung hindi po maligaya ang isang tao, susuko talaga sa ganung katinding pag hindi trabaho. Pag hindi ka maligaya, madali kang mapagod. Oo. Oh, oh. Mauumay ka kagad. Hihinto ka. Susuko ka. Truth. Diba? Oo. Pero isipin ito, mo, nag-biyahe siya papuntang Vancouver, Manila to Vancouver. Ilan ang na-miss niyang pagkain dahil sinamantala niya pagkakataon para matulog. Hindi na siya kumain sa eroplano. Ganun siya kapagod. Ganun kapagod yung bata. Grabe. At nakikita naman kasi niya na napakaganda na resulta ng kanyang pagsisikay. At saka, di ba sinabi niya, hanggat meron, go! Laban ang laban. Kagawa siya ng paraan, di ba? Si Catherine, ganun din naman, di ba? Ay, isa naman. Wala rin pa nga. At saka naranasan niya ni Catherine noon pa. Diba? Bata pa siya. Bata pa siya, busy-busy na siya. Maligaya rin si Catherine, kaya hindi sumusuko. Diba? Ay, naku, sino ba nagpapaligaya sa isa't isa? So, ang kaligayahan nila ay ang isa't isa. Marie! Hanggang kailan ba itong pag-goodbye na ito? Mm-hmm. Oh, diba?
Ang ganda-ganda. Yan pa lang ang isang trailer pa lang napapanood na natin. Ganyan na tayo. Oo. Di ba? Paano pa pag nakita natin mga susunod ay, na yung may conversation na sila. At masidhi na po talaga ang panliligaw. Masidhi ang ginamit ko. Grabing masidhi. Hindi yung basta panliligaw lang. Masidhi. Seryoso. Oo. Ang panliligaw ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. So makakaasa na ba tayo? Ay, ako maasa na ako eh. Kayo bang dalawa, hindi pa. So sure na pala yun ang pagpadala-dala niya ng mga bulaklak ni Catherine. Of course, di ba? Effort kong effort na talaga. At saka dito mo makikita na kapag ang dalawang tao na nagkakahingahan araw-araw ng kanilang mga nararamdaman, nauuwi talaga yan sa isang magandang relasyon. Ay, yan naman diba? Ang gusto natin. Oh, bako baka magkatotoy yung sinabi mong bago showing, kalaskulukuhin si Yeshua. Or pagkatapos. Mamili na lang tayo ng tatlo na yan. Bago showing ang Hello Love Again, habang sinushowing or pagkatapos ng showing. Yun lang po yun. Diba? Pero effective sila talaga. Hindi naman sila naging magkarelasyon. Hindi, oo. Pero tinanong sa trailer, may kilig. Isipin mo, may mga lalaki pa tayong kasama kanina. Anong sabi nila? Nakakakilig naman yan. Oh. Lalaki yun, ha? Mga tunay na lalaki. Tayo pa kaya, di ba? At ito pa, ilang minuto pa lang pinupost, ang taas-taas ng views. Sobra po. Ito po ay isang barometro kung paanong inaabangan na talaga ng ating mga kababayan dito man sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo ang Hello Love Again. Ay, oo. Excited. Kaya naku, talagang hinihila na ng kanila mga tagahanga ang pecha para maging November 13 na. Ayan, diba? Naku, kita-kits talaga talaga. Ako man nanonood ako sa first day. Ay! Oo. Baka magkaguluhan ka naman doon. Hindi ako. Pagkakaguluhan ako dahil kasamahan ko silang Kat Den. Ay! Kasama tayo. Kasama tayo. Kat Den din ako eh. Kaya syempre magkakagulo kami lahat. Di ba naman? Basta ako, maligayang maligaya ako para kay Alden Richards. Yung kanyang pagsisikap, pangarap na kinambalan ng pagsisikap, ng pangarap na kinambalan ng paghawak ng maayos sa kanyang kinikita. Yun ang pinaka-important. No? At pangarap na makita na ang babaeng makapagpapaligaya sa kanya. Diba naman? Kung di rin tayo sa huli. Ikaw talaga, lip-reading lang ang ginagawa mo. Ngayon pa alam mo ito, no? Kantahan mo ang Kat Den. Ano? Nagulat ka na naman. Hala! Hala! yung kanta na yung kanilang theme song. Ano yan? Kantahin mo! Kung di lang muli. Ikaw ang panira eh. Si Romel ang kakanta niyan. Sa araw, wala ka ng role. Kung di lang ikaw. December Avenue. Natupad din yung pangarap ng December Avenue na sana sa muling pelikula ng Kat Den, sila pa rin. Sila pa rin. Sa nakatuwa. Game. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli. Ano? Ayan. Mari! Mari ang pangalan ni Joy. Mari ano? Mari. Abarka. Anak birthday. Ayan. Si Mari kasama. Ay, naku, nakakatuwa naman. At ito, seryoso ito po tayo, mga kachika. Nung umuwi po si Chris Aquino, in fact, a few days before na umuwi siya, marami na pong naglalabasan sa social media, maging sa mga pahayagan na pinaghahandaan daw po ni Chris Aquino ang eleksyon dito sa Pilipinas. Kaya kailangan niyang umuwi talaga ng September. Totoo nga yan. Oo. Kasi na mapapaisip ka rin talaga kasi sa October 1. Filing na. Oo. Filing diba? Na. Eh siguro po ay nagpapakadalos-dalos kayo ng inyong pagsapantaha dahil imposible po. Wala na po sa isip at puso ni Chris Aquino ang mundo ng politika. Sabi nga nila, si dating Pangulong Noynoy na namayapa ang pinakahuling Aquino na lalahok sa kanilang magkakapatid. Wala nang iba. Wala na. Diba? Paano ka ba namang maniniwala naman? Kayo po ba, mga kachika, maniniwala ba kayo na si Chris Aquino papalaot pa
pa sa mundo ng politika sa kanyang sitwasyon na yun. Oo, mai-stress siya ng buong sobra. Sobra. Oo, sobra. At saka ano, i-coating niya yung buong Pilipinas para natumakbo. Mm-hmm. Kasi sabi daw, patakbo na siyang senador eh. Mm-hmm. Uy, i-coating mo yun mula Luzon, Visayas, San Mindanao, may sakit ng tao. Maling-mali po. Dahil kasi hindi pababayaan ni Chris Aquino ang kanyang kalusugan. Maaaring noon ay nangarap din siya na maging serbisyo publiko. Pero hindi po sa panahon ngayon. Hindi ngayon dahil sa kanyang kalagayan. Correct. Diba? At siguro naman nakarating na sa kanya yung nangyari sa tindi ng inabot ni Dr. Willie. Ay, oo. Diba? Yung stress, yung doon nagsimula ang lahat. Oo. Yun ang iniiyak talaga ni Dr. Willie Ong at si Chris Aquino kung papalaot talaga sa politika. Sus Mari Josef, matalang niya, wala na namang latay. Tama, diba? Rick. Oh. Pero alam mo, kung may balitang ganyan, mag-iisip ka rin din, di ba, Nay? Kasi kung wala nang tatakbo sa kanila magkakapatid na Aquino, mawawala na ang tinatawag na dynasty. Okay. Hindi, tsaka, ang inano nila, binibigyan ng pagpapahalaga, ba't daw itinaon ng September ang pag-uwi? Ang filing nga raw ay October. Diba? Wala pong pahimakas. Hindi man lang sinabi ni Chris na, I'll be going home dahil paghahandaan ko ang politics. Wala. Puro po tungkol sa kanyang kalagayan. Ang kanyang... Oo, pero ngayon ay napapansin mo, tahimik na naman si Chris. Ngayon nandirito na siya, ha? Oo. Kung dating na nasa Malaya siya, maiintindihan natin. Eh, pero nandito siya, pero tahimik. Alam mo yung security, yung secure na secure siya, hawak niya ngayon yun. Yan ang maganda. Andito siya sa tabi ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga pamangkin, mga kaibigan na tapat sa kanya, di ba? Mm-hmm. Yun. At syempre, may inspirasyon siya. Ay, oo naman. Si Doctor, ano? Padlan. Ang pangalan ni Dr. Padlan. NP. Ano? Ayoko. Dr. NP. Hindi pwede yan. Si Chris lang ang may karapatang magsabi ng may Dr. NP. Ano ang first name ni Dr. Padlan? Dr. Mark Padlan. Michael! Oh, Michael! Binabalik niyo yung vice governor eh. Ay, ayoko pala. So talaga. Oh. Michael Pad, Dr. Michael Padla. Yeah. Alam mo na, pinagkakaguluhan na daw ito, ha? Ay, curious na ang lahat sa kanya. Sabi ko nga sa iyo, meron yung mga magulang na napukpok na mga anak. Magpe-pretend pa na magpapapukpok pa uli ng mga anak nila. Makita lang ng personal si Dr. Michael Padla. Ayoko naman nangangampan niya si Chris, kasama niya rin si Dr. Michael Padla. Tapos ang dami-dami nagdadaanan ngayon sa kanilang bahay, the ancestral home. Saan ang ancestral dito, home? Dito, so may Times Street. Naliligaw sila, syempre. Kasi ayon sa aking source, wala sa bahay nila si Chris. Siya po ay nakatira sa isang hotel na pangyayamanin. Kaya na dapat lang naman din siya. Kaya. Para naman magkaroon din siya ng kapribaduhan. Tama. Diba? Nasa isang hotel siya na kanya talaga yung mundo doon at ang kanya mga nurses. Diba? Oo. Dapat talaga bigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sarili na malaman ko ano talaga. Hindi po pwede maghuhula lang siya ng ganito. May hinihintay pang dalawa, diba? Mm-hmm. At saka dapat i-enjoy niya talaga yung pera niya. Tama. Oo. Yun. Enjoy niya ang buhay niya. Correct. Eka nga we only live once, ay, diba? And life is too short. Don't make it shorter. Yan yung mga kasabihan natin na dapat lamang na si Chris ay naniniwala. Ay, oo naman. Diba? At paki-English mo, si Chris. At palagay ko, matutuwa siya pag narinig ang English mo. Nanonood na lalo ngayon yung kasi nandito na siya. Nandito na eh. Oo, nandito na. Hi to Miss Chris Aquino. You just... Lagi you just, ano? Wala bang iba? Wala bang... Lagi bang you just? Hi to Chris Aquino. Stay alive. stay alive. Huwag na mong ganyan. Huwag na mong ganyan. Stay happy. Ano to? Stay happy and happy. Happy and very good. Don't be mind about the buzzer. Don't be mind that. Don't mind. Don't mind about the buzzer. The buzzers. The buzzers and don't mind about the people. Say about youth or negative cookies. Ako, naiintindihan ni Christian. Kaya lang, hindi niya malaman kung paano niya itatama. Ayun na. Hindi niya alam kung itutuloy niya pa ang panonood dito. At hindi niya alam kung itutuloy niya pa yung pagtakbo niya. Hindi naman siya talaga tatakbo. Basta, huwag na lang po tayong magsulat o
huwag na lang din po tayong magbuo ng isang istorya na pinaghahandaan po ni Chris Aquino ang 2025 election. Hindi po talaga, ni sa hinagap niya, ni sa panaginip, hindi iniisip ni Chris ang magpolitika. Alam mo mga ang priority niya ngayon ay kanyang kalusugan. Tama. At ating prioridad naman sana ay ang pagdadasal na sana'y malampasan niya ang pagsubok na ito. At gumaling siya. Yes, yun yun. Kung kakanta ka ba para kay Chris? Hindi, kakantaan ko siya ng Kakantaan ko siya ng Do you know where you're going to your life? Alam mo, mamalita. Kanina, staying alive. Staying alive. Ngayon naman, do you know where you're going to? Ano, tinatanong mo siya kung saan siya pupunta? Siyempre, di ba? Kasi marami mga spekulasyon na kung saan doon siya eh. Diana Rosito. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is growing? Is showing. Are you showing you? Where are you going to? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? Hoping! Happy! Do you know? Basta! Patuloy po natin ang panalangin para gumanda ng gumanda ng gumanda ng gumanda ang sitwasyon ni Chris Aquino. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino ito? Ay, siyempre itong pag-uusapan natin, isa siyang female personality. Okay, kilala ba naman ito? Ay, kilala siya. Ay, siyempre, Diyos ko nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Agad. Alam mo, ang pagtatapon ng barahang ipananalo sa dulo. Sa bandang dulo, pakalam mo na kung ano yung lagay ng mga kalaban mo. Yung bagsakan. Antay yung bagsakan. Agad-agad. Pero alam mo ito siya kasi itong... Sabi mo na kayong pangalan pag wala ng blind item. At sasabi mo na rin yung... Alam mo yung babae nito. Alam mo, una-una makikita mo ito siya. Parang, kala mo, mabait, di ba? Huwag naman yung mabait. Parang okay lang. Parang okay lang. Kasi hindi naman natin siya kilala ng personal. Alam mo, pag makita ko siya, parang okay lang. Para bang, ibig sabihin, diba, nakikita mo, magtalino naman siya, may isip naman siya. Pero ito pala, pero ito pala nakakalawka itong babae. Bakit? Babae na nito. Kasi mayroon pala, hindi mo maintindihan kung insecure siya sa sarili siya. Oo, kasi ba... Ay, insecure sa sarili siya. Oo, kasi di ba mayroon siyang... Ano na, kuminsan daw, kasi hindi niya maintindihan yung iniisip niya eh. Hindi niya maintindihan yung sarili niya kung saan siya pupunta. Do you know where you're going to? Dapat siya ng kantan mo. Oo, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nalilito na siya. Nalilito siya. Kaya, saan niya kanya linalagay yung utak niya? Di ba kasi, di ba dapat bago ka gumawa, iniisip mo muna yun. Ano yun, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin niya kasi? Siguro may ano yung utak niya, nasa talampakan? Siguro may trust issue ito eh. Ganon. Di ba? Yung mga laging confused siya sa mga iniisip at niya. At saka yung security na hinahanap niya, hindi niya naratan. May bumabagabag sa bumabagabag kanya. Kaya lahat pinagdududahan niya na hindi totoo sa kanya. Ayun na. Ay, tsaka relasyon niya. Ay, ito na siya. Kasi, ayan ha. Kasi dahil sa karelasyon niya, hindi niya nga malaman kung saan na ba sila. Saan na ba sila na kategorya. Di ba mayroon kuminsan kasi na nandito siya sa stage na ganito, tapos bigla na lang sila na magkaroon. Kami pa rin ba? Hiwalay na ba kami? So, away bati? Oo, away bati sila. Pagkatapos ito yung nakakaloka. Di simple, uso ang social media ngayon. Mm-hmm. Diba? Meron ba kuminsan na yung lalaki na ibablock niya? Diba? Parang hindi ay, sila binablock? Oo, hindi sila nag-uusap. Karelasyon, binablock? Ay, mahirap nga itong ganyan. Hindi ko alam kung nagsiselos ba siya doon ng uso sa lalaki o talagang siya ang may diferensya. Yung babae. Paano yung karelasyon mo tapos ibablock ka? Oo. Anong ginagawa ng lalaki? Ay, di siyempre, siguro yung lalaki... Manoloka, simple lalaki, magtataka kung bakit binablock. Tapos sa bandang uli, ay lalaki, magtutuwa man naman siya bakit sa binablock. Dahil para hindi makita yung mga. May ginagawa ba kasi lalaki? Oh, siyempre naman. Ay, siguro baka siguro na. Naiinis na siguro. Yung babae, kaya binablock siguro, baka may makita siya doon sa social media na lalaki na hindi maganda. Parang di na, ano ba naman relasyon to? Wala siyang tiwala. Ba-blockmate ka relasyon mo? Wala mo na siyang tiwala sa sarili niya. Bago siya makapagtiwala sa iba. Diba? Naku, huwag na natin pakahabaan to. Naku, kasi si Wendell kanina pa eh. So, umpisa pa lang, sinabi niya kagad na,
binigyan niya ng pride ang bansa natin. May ganun-ganun ka na eh. Oo, di ba? Siyempre, nakilala naman siya talaga doon sa industry na yun na kanyang ginagalawan. Ano ba ang meron siya na wala ang iba? Ay, siyempre, kung iisipin natin talagang siya may corona siya. Hi, my corona. Mama, my corona. Mama, my corona. Talaga, may corona siya. Maganda naman siya. Oo naman, matangkad siya at panglaban talaga siya. Sayang ito, ano? Nabigyan ng chance, makapasok sa television, pero nasayang. Ba't ganun, tinatanggal siya? Kasi nga, dahil siguro... Meron daw top CEO. Oo, yun na yung trust issue. Ayaw niya talaga magtiwala. Ay, hindi siya nagkaka-focus. Marami siyang iniisip. Yung karelasyon niya nasa daba. Tanggalin ka sa isang programa, merong mga nagre-reklamo sa attitude mo. Hindi maganda yun. Siyempre, at saka may diferensya ka talaga, lalo na sa... Uy, anong diferensya? Huwag naman, parang gusto mo namang ipadala na siya sa ano. Hindi, ang ibig ko sabihin siguro, ang sabi ng mga production na humahawak ng television, siguro may diferensya ito babae, kaya dapat din na natin. May problema ito. May problema ito. Ano kaya ang problema nito? Makasalablan ano yung problema. Pag dumarating daw, hindi kumikibo. Oo, hindi na nga. Dire-diretso na siya. Yung feeling niya kasi nakapatong pa yung corona doon sa ulo niya. Kaya tapos sa ating gabi, madaling araw, naka-shades. Oo. Isa pa yun. Tapos, lagi siyang wala. Cause of delay siya nung production. Oo, kasi may mga ginawa daw. Tinanggal na lang siya. Yung pala rumakit. Oo, tinanggal na lang siya. Ay nako, do you know where you're going to talaga? Ay nako. O, bigyan mo kami ng magandang pasakalye, ng clue. Ayan. Ako. Alam ko na. Alam ko na kung ano yung sasabihin nito. Oh. Ang ganyang Pilipino. Ano? Ako na magsasabi. Ay, ikaw na magsasabi. Binabasa ko po ang utak ni Wendell ngayon. Yung kanyang apelyido, pangalan ng isang bayan sa Rizal. Ay. Ganon. Kaya lang, sumobra ang salita. Oh, ano pa? Basahin mo na may utak niya. Basahin mo. Nako, ang pangalan nito ay hindi pangkaraniwang pangalan. Oh, hindi. Sa ibang bansa. Babasahin ko. Pang ibang bansa. At kung meron man dito sa bandang South. At isa pa, mababasa mo rin, ang kanyang apelyido ay... Ay? Isa sa mga libro sa... Ay, Biblia? Eh, yung boyfriend, paano mo ilalarawan? Type mo, yun lang. Basta itong lugar na ito, eh, maganda. Nagkakaintindihan. Ikaw, paano mo ilalarawan yung boyfriend niya na... na ano niya, na binablock niya. Ay, ano mo, itong boyfriend niya, siguro talagang ano, kasi gwapo naman to eh, matangkad na doon ang lahat. Pero, alam mo, ano to eh? Ano? Diba? May kapangalan din to eh, na isang artista eh, diba? Ang dami, palasak. Oo. Mm-hmm. Katulad yan yung artista na si Tatay ni AJ, diba? Okay, sinabi na rin. Pagkalayo. Sobra letra ng boyfriend eh, diba? Oo, diba? Ay nako, basta, alam namin, mga kachika, alam nyo na kung sino ang tinutukoy niya na may corona na, may tumak pa. Doble? Oo, diba? Toxic, sabi nila. Eh, tinanggal na lang. Ayan. Ay nako, ewan ko na lang. Basta. Ano ba kasi dapat gawin? Ito na lang po ang gawin ninyo. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Rommel Chica Vlogs ko. Thank you so much! Huwag nang pabubudol. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hingit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification. Makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng incident. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Yun! Ayan po mga kachika, basta lagi tayong maghuhugas ng ating stress. Ingatan po ang ating mental health. Yung mga ganito pong pagsasama natin, nakatutulong ito. Pansamantala kayong nagiging masaya dahil sa aming kwentuhan. Totoo! Kaya hanggang sa muli, ito pa rin po ang inyong programa, ating programa. At nasaan po ba kami? Kung wala kayo, ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Do you know where you're going to? Do you like the things that I was going malina, for? Malina, malina, malina.